Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Isa pang bakbakan ang ating i-analyze dito sa katatapos lang na round number 5 ng FideChess.com Grand Suisse. Ito ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Hovhannisyan ng Armenia versus Super Grandmaster Yevgeny Nayer ng Russia. Ayan, kaya nagustuhan ko itong laban na ito mga kamatchas. Una ay nagkapisaan sila at ang bakbakan nila talagang Sicilian na umaapoy. Okay, so tingnan na kagad natin. White dito si Hovhannisyan ang ginawa, nag e4. Nag c5 dito si Nayer. Nag knight f3, nag d6. Nag d4 open Sicilian, knight x d4, knight f6. Nag knight c3, a6 ang legend na Sicilian knight of defense. Nag bishop g5 ang pinakamatandang variation dito na pwedeng i-apply sa Nydorf, ang bishop g5. Nag knight bd7, interesting dahil dito ang madalas na gawin kasi e6 eh. Then nag bishop e7, knight bd7, b5. Ayan, pero dito nag knight bd7, nag bishop c4, interesting. Pinagsama ang Nydorf classical na Sicilian Sosin combined. So nag queen b6, tiniret kagad ang pawn sa b2, bishop b3, tinakpan. Nag e6, preparing to develop na sa e7 ang bishop, kinapture kagad. Aba, kakaiba ito ah. Knight takes f6, nag queen d2, nag knight d7. Interesting na naman, gustong ilagay sa c5. Okay, so yun nga lang, dalawang beses ginalaw yung knight, ang daming beses na, tempo rin yan. Nag castle queen side, then nag knight c5. Ayun, para anytime ay pwedeng matagpas ang bishop sa b3 at dito nag f4. So gusto kagad magparamdam ni Hovhannisyan ng f5 para ma-pressure ang e6, gayon din ang d5 square. Nag bishop d7, tuloy lang sa pag-develop, nag f5 na, ayan na. Tension na kagad, nag castle queen side. Ayun, kakaiba ito sa Sicilian mga kamatchas. Usually kasi, 'di ba yung mga ginagawa nila Kasparov, bishop e7 and then castle king side. Pero dito, castle, queen side. Tingnan natin, nag-king b1, prophylactic lang, and nag-king b8, ganun din naman. So, yan ang novelty, bagong luto sa posisyon na ito. Dahil dito, naganap noong 2019, g6 ang ginawa at nauwi sa tabla. Okay, popost ko na lang po sa ang link niya sa description below. Balik tayo sa king b8 novelty. Nag-queen e3. Ayun, so simple lang pero malaman yan. Ang ginawa dito, nag-knight x bishop na. Kasi kung magbibishop e7, develop lang, meron kasing ganitong katinding tira mga kamatchas. So f takes e6 na dito, talagang pawn takes. Kasi kung knight, makukuha ng white ang d5 square, double yon. So dito, pag pawn ang pinang-capture, mayroong napakalakas na bishop takes e6 sacrifice. Good move. So, pag nag-bishop takes e6, then knight takes e6, hindi makaporma ang knight dahil nakapin ang queen sa b6. Okay? So, kung ang gagawin naman ng black dito, knight ang ipangka-capture, makukuha ang d5 square, at kung saan man umalis ang queen, halimbawa queen c5, may knight takes e7. Ayun, so lalabas na kapingas lang ng pawn ng white. Yan ang laman ng simpleng queen e3, kaya dito nakita yan ni Nayer, tinagpas na niya ang bishop sa b3, good move. C takes b3, interesting oh. Sa madalas sa pagkakataon kasi ang pinangka-capture dyan, yung A. Kaso dito, wala. Force pala yan. Ano? Pag palago man ito, may e5. Di nga pala pwede yan. Walang pupunta ng knight. Di pwede sa f5, di pwede sa c2. Laglag ang queen, so ibibigay na lang yung knight sa d4. Pwersado pala. Gravacious force. C takes b3 and nag-bishop e7. Good move, develop lang. Queen g3, pressure sa g7 at sa d6, bishop f6 para suportahan, another good move. May tempo attack pa sa knight sa d4, nag knight f3, umiwas, nag bishop c8, ayan, para may extra support ang pawn sa d6 kasi naka-threat na. Nag f takes e6, nag bishop takes e6, nag rook d3, good move ang idea, umislog lang, preparing to play rook hd1, baterya, atake sa d6. Nag-rook d7, preparasyon din naman ng black para magbaterya din naman. And nag-knight a4 muna dito. Inatake na ang queen. Nag-queen b4 umiwas. Neutralize paalis. Queen a5. At dito, nag-rook takes d6. Ayun, tinagpas na ang pawn.
Nag-rook si 7, umilag. Kasi pag kinapture, wala eh. Kakapture lang ng simple. Nag-rook D3. Kaya pinakapture yung pawn sa D6 kasi nga, may threat pa naman sa pawn sa B3. Medyo malalim ang in-apply na idea at natanaw dito ni Nayer, no? Malupit. So, rook D3 balik, depensa sa pawn sa B3. At dito, bishop pair. Power of bishop pair? Ano kaya dito ang malakas na in-apply na idea ni Nayer na siguro ikinagulat ni Hovhannisyan na meron na palang ganon? Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-pause. Pakiguess nyo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat ang ginawa. Bishop takes B3 sacrifice. Good move. Tanggal nga naman ang depensa ng knight sa A4. So nag-rook takes B3. Queen takes knight. Nag-knight D2. Ayan, bumaba lang. So para masuportahan ng queen ang tore, ganun din ang knight. Nag-queen D4. Good move. So may threat sa knight. Pag umalis, lipad ang pawn sa E4. At dito, nag-queen D3. Bad move. Kasi dapat ang tira daw ay queen E3 lamang. Na kapag nag-rook D8, may chance na umalis ang knight. Knight F3. Kumpara, dito sa ginawang queen D3, tapat na tapat, pag rook D8, good move, obligadong capturing talaga. Kasi hindi pwede mag-knight, nakabitin ang queen. So capture, nakatreat ang knight, and then may threat ang pawn. Nakatreat ang pawn sa E4. So, in E5 na lang. Para itong idea, capture, nag-knight F3, rook D5, knight takes E5, rook takes E5, and nag-H4. So, good decision na rin ang ginawa dito ng puti kasi na punta sa rook and pawn ending na syempre kahit lamang ng isang pawn dito ang black, may mga drawish patterns yan. Mahirap pa rin ito. So, nag-H4 para ma-prevent ang black to play rook G5 na maa-atake ang pawn sa G2. Nag-rook C, E7, battery lang sa E-file. Nag-rook H3. Rook E4. Nag-rook HG3, nakipagsabayan ng atake, nag-F6 muna, syempre depensa, para manatiling solid ang pawn structure sa kingside, nag-H5, para makontrol ng lubos, ang pupwedeng galawin pa ng black sa kingside pawns. Nag-rook H4, atake, obligado rook H3, kinapture, capture, and nag-rook E5. Ayun, so bad move daw yan. Mas mainam daw ay activate na lang ang king, king C7. Kasi king must be active pagdating daw sa endgame. Yan ang sinabi ng mga eksperto. So balik tayo dito, nag-rook E5 at nag-rook G3. Nakipagsabay na naman si Hovhannisyan sa G7, nag-rook G5, hinarang. So genius nga lang yung rook G5 kasi lamang ng isang pawn eh. Dito na puwersa na, rook takes G5, F takes G5, king C2, king C7, nag-king D3. So dito nilagyan ng inaccuracy. Bakit kaya? Dito raw ang tira ay king C3 mas mainam. Pero hindi na rin na bagong evaluation. Decisive advantage for black. Dahil lamang ng isang pawn. King D6, king D4, king opposition, and nag-H6. So ang diferensya lang sa king and pawn ending na ito, lamang talaga may extra pawn ang black. So tingnan natin. Nag-A4, king E6, nag-A5. Ang idea, king C5, king B6, tatagpasin ang B7 and A6. Yun nga lang natumbukan dito ni Nayer ang napakabilis na good move G6 para merong kagad mangyari H takes G6 and King F6. Ayan. Sukat na sukat, ika nga. So dito, nag B4. Ngayon, maaaring matanong nyo mga kamatsyas, ano ba mangyayari kung maging King C5 para magmadali? King B6, tagpasin ang dalawang pawns at makapromote na ang white sa kanyang A-pass pawn na mapoproduce. Pero ang mabilis dito, meron kasing G4. King B6, pwedeng mag G3. Pag kinapture, H5, king takes H4. Wala namang dapat ikabahala, wag nang gamitin ang tempo sa pag-capture pa. Kasi pag naggumalaw naman yan, kakapturing lang yan. So gamitin ang tempo sa mabilis na pagkakataon na makapag-produce ng pass pawn. Ayan, ang bilis eh. Oh. Ang bilis, bago pa makaporma ang puti, ayan na, makaka-queen na. Kaya hindi tinuloy dito ni Hovhannisyan ang plano niya na makipagsabayan at nag B4 siya. King F6, nag B4 na lang siya, nag H5. Napakaganda ng ginawa ni Nayer. So, ang bilis. Nag B5 para mabilis-bilis din pero wala. Kinapture lang, A takes B5. Nag King C5, H4. And dito, nag-resign na si Hovhannisyan. Okay? Dahil sa isang pawn, mga kamatsyas, oh,
Grabe, di na nakahabol pa. Ang tindi. So, halatang nag-git-gitan sila sa opening, pero ganun talaga eh. Kahit mainit ang opening, mainit ang middle game, dapat hindi natin pababayaan ang reflection papunta sa endgame. So, ginamitan ng napakagandang technique ni Nair na ipanalo niya ang one pawn up, king and pawn ending. Okay, so ipakita ko sa inyo mga kamatyas. Kaya ko ito inihabol kasi si Nair kasi, ayan, no, pumapangalawa siya eh. Isa siya sa leading eh. At ito naman ang pairing na aabangan natin sa round number 6. Ayan mga kamatyas. Alexey Shirov, the fire on board versus Dayang Mikael Tal, Ferruja Alireza. Ano kaya ang mangyayari dyan sa bakbakan na yan? And Nair versus Caruana. Humabol si Caruana ulit. So maganda ang laban na aabangan. MVL versus Ponkratov Pavel. Yan po, kaabang-abang yan. At pagkatapos nyan ng laban ng round number 6, iyahatid po uli natin ang full analysis. Alang-alang po sa ating mga kamatyas na matututo dito sa game analysis na ito. Okay, maraming salamat po. Abangan nyo naman ang update sa Women's Division at para malaman naman natin kung ano mga nangyayari doon sa labanan ng mga Queens Division. Maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestion, comment nyo na lang po sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.